muscles. So for today's video, ituturo ko kung paano mag-navigate ng bagong app ng SSS. So ilagin po muna natin yung credential. So after malag-in ng credential, so ito na po yung mag-appear ito sa screen na yung phone. So first thing, makikita nyo po yung total contribution, kung ilan na po yung naihulig ninyo sa SSS. And then, ito naman, sa right part is kung kailan po kayo huling nagbayad. So, sa baba naman, makikita nyo rin po yung recent activity na ginawa ninyo sa app. And then, tingin naman tayo sa baba. So, yung mga nandito sa baba is home, which is ito na ngayon. Naka-home page na tayo. And then, locator po ng branch ng SSS. So, ito po yung mga iba't ibang branches ng SSS para matuntun nyo sila or kung nasaan ba yung branches na malapit po sa inyo. And then, generate PRN, ito po ay para sa mga voluntary, self-employed, or yun, kung magbabayad po kayo voluntarily, ito yung kailangan nyo. Meron pong lalabas dito sa taas. Dito sa case kasi na ito, employed po kasi ang may-ari ng account. So, hindi mag-appear dito sa taas yung code na gagamitin niya para makapagbayad via online. So, next naman is yung notification. Ayan. So, nandito lahat yung notification. Isa-isa. Yan, mga announcements na naman yan. So, dito naman, itong isang last na button dito. Ito naman yung sa mga personal data. Pwede rin kayo mag-edit dito ng data ninyo kung sakaling may kailangan kayong kukuhin. Pwede nyo i-edit siya dito. And then, may mag-i-email po sa inyo ng transaction doon, ukol dun sa pagbabago na in-apply nyo dun sa account. Like for example, yung surname mo, kung naging married ka na, pwede mong baguhin yung inyong status sa SSS via online. So, ayan. Balik na tayo sa homepage. Meron kayong makikita ang maliit dito. Itong bilog na may plus. So, pag-click nyo yan, eto po yung lalabas. So, ayan. Yung contribution mo, makikita mo. Just press like this one. Pwede rin mo mag-press dito. Ito. I-press nyo po yan. And then, click okay. Click okay. Ayan. Makikita nyo po lahat ng contributions nyo. Diyan siya na. Makikita niyo po yan pag may display. And then, so, click natin ulit. Nandito rin yung loan status. So, makikita mo yan dyan. Ayan. So, loan application. So, in this case kasi merong loan application yung may-ari ng account. So, ayan. Makikita niyo po dito lahat. Importante about sa loan. So, kung kailan kayo nag-start, ayan, yung status, so, granted naman na siya. Ayan. So, balik tayo, click ulit natin. Yung balance, yung makikita nyo rin dito. So, ayan. Ayan, makikita nyo po. And then, kung gusto nyo mag-apply, ayan, dito rin, madali lang. May mga binago lang din ng mga features dito. So, ayun. This case kasi may loan pa siya. So, hindi pa siya pwede makapag-apply. Yung mga benefit claims kagaya ng maternity, sickness, disability, easy medical, dito rin nagre-reflect kagaya nito. So, syempre, pag maternity, wala kasi. So, member has no maternity claim kasi lalaki pa yung may-ari nito. So, lalabas naman siya dito.
kung settled claim na or kung ano yung status po ng maternity benefit or kahit anong mga benefit, lalabas po yung status na parang ganito rin. Ganito po yung itsura niya. Iba lang po yung mga nakalagay dyan. So, ayan. Isa-isa po yan. Iba-iba. And then, kung nandito rin yung maternity notification via online na rin siya, ayan, wala po kayong i-upload na any documents kapag online po kayo nagbasa ng maternity notification. So, this case kasi hindi pwede dahil lalaki yung may-ari ng account. So, ayan. And then, pwede natin is wipe it. Alright. I-drag nyo lang po. Merong lalabas na dito. So, nandito yung account holder. And then, yung SS number niya. So, ito. Dito tayo sa first tier. So, disbursement account enrolled. Ito po. Kung sakaling mag-loan kayo, pension, or mag-claim ng benefit, ito po yung mga kailangan ninyo. Ito po yung kailangan ninyo. I mean, dito nyo kasi i-upload yung bank account nyo or kung saan nyo gusto makuha yung pera. So, sa case na ito, ang maka-upload po sa disbursement niya ay DBP Cash Padala through Envoy Care. And then, may isa pa yung Union Bank of the Philippines, which is yung UBP Quick Card na pwede nyo makuha ng libre kung saan po merong malapit po sa inyo na kuhaan ng UBP within SSS and dito siya. So, ayun. Swipe ulit natin. Yan. So, yan yun. Ito yung paglalagyan ng inyong benepisyo kung saan yung gustong makuha yung pera or yung pension, loan, yun. So, dito siya mag-a-appear. And the next one, drag ulit natin para it. Documentary requirements. Ayan, dito na rin yan. So, for example, membership. So, kung gusto nyo po mag-change ng data, nandito lang po. Ayan, click nyo po yan. Yan, nandito po yung mga kailangan ninyong isabit kapag kayo ay mag-apply ng members data change request. E4 po yun na form. So, ayan. First is Filipino requirements. Ayan. Dito rin. So, click nyo lang siya. Isahin nyo lang po yung instructions. Ayan. Yung mga requirements nandito rin. New mid-card application requirements. Ayan. Dito rin po. Instruction. Ayan. IDs. Ayan. Kailangan nyo po mag-submit lang po. Valid ID. And then, mag-fill out po ng A6 po. Make sure lang na 2 valid IDs is a Xerox copy only. Okay? So, yan. Yan. Voluntary requirements. Pag mag-volunteer po kayo, once na meron kayong online account, mag-generate po kayo ng PRN. Kagaya nung nandito sa baba. Yan. Automatic na po kung galing kayo ng employed and then mag-voluntary. Once na meron kayong account sa SSS, mag-generate po kayo ng PRN, bayaran to online, automatic na po magka-process ang inyong account into voluntary. So, ayan. So, matapos na tayo sa membership, sa benefits, ayan. Nandito po lahat ng requirements and then instruction. Napakadali na lang po. Click nyo po yung benefit na gusto nyo i-claim dito. So, death claim, disability claim, easy medical claim, funeral claim, maternity claim, retirement claim, minor dependents pa rin isa. So, sickness claim, yan. So, nandito lang din lahat. Ipapakita po dito yung mga requirements na kailangan nyo ipasa. So, i-click nyo lang po dyan kung alin yung beneficyo na gusto nyo maklaim as a SSS member. So, ayun. Drag ulit natin. So, okay
terms of service, feedback, release notes, yan, the rest. Hindi naman na siya masyadong binabang. And then, kung gusto nyo rin marami yung mga social accounts ng SSS, ayan. So, nandiyan siya. Click nyo po yan, isa-isa. Kung gusto nyo pong ma-follow sila, follow ang kanilang mga accounts. Kung gusto niyo naman po na gumamit naman ng iba pang account, pwede kayong mag-log out. Ayan, ito. So, magda-direct na siyang out. So, ayan. Maybe next time. So, magla-login lang po ulit kayo dito. So, yun lang mga ka-SS. Maraming salamat sa pagtapos ng video na ito. Please like, comment down below, subscribe sa aking channel. Comment nyo lang po kung may mga katanungan po kayo. Thank you. Have a nice day.